Una sa ating istahan, mga kaibigan, sinasabi na kapag narinig mong bumahing ang iyong pusa, ay dapat kang matuwa. Ayon sa matatanda, ang ibig sabihin daw nito ay may paparating na magandang balita o blessing sa buhay mo. Maaaring ito ay sa paraan ng pera o bagong oportunidad. Kung araw naman ng iyong kasal at nakakita ka ng pusang bumabahing, ang ibig sabihin daw nito ay magiging masaya at unforgettable ang iyong kasal at magiging matagumpay ang pagsasama nyo ng iyong asawa. Sunod, mga kaibigan, ay ang basang pusa. Ayon sa mga kwentong bayan ay kapag nakakita ka raw ng basang pusa at hindi mo alam kung paano ito napasa, ay asahan mo na nauulan. Maniwala man kayo o hindi ay naranasan ko na ang pamahiin na to nang isang araw nang makakita ako ng pusa na basang-basa at wala pang isang oras ay bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mahirap paniwalaan kung ito ba ay totoo o sadyang nagkataon lang. Sunod, mga kaibigan, may isang paniniwala na nagsasabing ang mga pusa ay chismosa o marites. Sa Netherlands, kung saan merong humigit kumulang 3 milyon na pusa, ay pinaniniwalaan nila na ang mga pusa nga ay chismosa. Sinasabing, huwag ka raw magsasabi ng iyong mga deepest or darkest secret kapag may pusa sa paligid dahil baka bukas makalawa ay kumalat ito. Hindi man ka panipaniwala, pero mas maganda na yung nag-iingat tayo, hindi ba? Sunod, mga kaibigan, ay ang naglilinis na pusa. Ito ay isang paniniwalang hapon kung saan kapag nakakita ka raw ng pusang nililinisan ang kanyang sarili, ay asahan mo nang may bisitang paparating. Ang paniniwalang to ay nabitbit ng mga hapon dito sa Pilipinas nang tayo ay sakupin nila hanggang sa naipasa nila ito sa mga sinaunang Pilipino na siyang pinaniniwalaan ng iba hanggang ngayon. Ngayon, mga kaibigan, kung ikaw naman ay atat ng maikasal o magkaroon ng asawa, ay may isang paniniwala kung saan matutulungan ka raw ng pusa na maikasal. Medyo nakakatawa mang isipin, pero ang paniniwalang to ay nagmula pa sa Pennsylvania German tradition na nagsasabing, kung ikaw ay single na babae at gusto mo ng maikasal, ay mag-alaga ka raw ng babaeng pusa at hayaan mo itong kumain sa iyong sapatos. Ibig sabihin ay dun sa sapatos mo ilalagay yung cat food o kung anumang ipapakain mo sa kanya, at hindi magtatagal ay matatagpuan mo raw ang iyong soulmate at kayo ay ikakasal. Sunod, mga kaibigan, ay para sa mga mahilig sumakay sa barko. Noong unang panahon, hanggat maiiwasan na raw, ay hindi sila nagsasama ng pusa sa barko sapagkat may paniniwala na nakakaakit sila ng negatibong enerhiya na kayang magpalubog dun sa barko. Wala pang patunay sa pamahiin na to, pero kung gusto mong makaiwas ay pwede ka namang sumakay ng eroplano. Sunod at panghuli sa ating listahan, mga kaibigan, ay para sa mga taong mahilig sa mga kwento patungkol sa bampira. Sa katimugang bahagi ng Europa ay naniniwala sila na ang mga pusa ay may kakayahang bumuhay ng patay. Kapag daw ang pusa ay tumalon sa libingan ng isang patay, ang patay ay muling mabubuhay ngunit bilang isang bampira. Sa makatuwid, mga kaibigan, anuman ang mga hiwagang narinig mo sa video nating ito, laging pakatandaan na ang mga to ay haka-haka lamang. Kung ikaw naman ay naniniwala, huwag na huwag mong kakalimutan na tratuhin ang bawat nilalang na may buhay dito sa mundong ibabaw ng tama. Isipin na tayo ang isinugo ng pinakamakapangyarihan sa lahat upang alagaan at mahalin ang mga nilikhang mas mababa sa antas nating mga tao.